Yo, what's up mga troopers? Nandito tayo ngayon sa aming munting tahanan. Nakikita nyo ang aming kitchen. Di ba? Napakamaraming daming dilata mula yan kay Yorme. Kaya dito sa Manila, sobrang, dahil sa sobrang daming dilata na binibigay ni Yorme, gagawa natin ang paraan paano ba ito maluluto. So, ngayong araw mga troopers, meron tayong gagawing pagluluto. So, dahil di ako nakalabas ngayon, MCQ, bawal mamasyal kung saan-saan lugar. So, mag-ship muna tayo sa cooking show. So ngayon, para magawa ko tong cooking show na to ay kailangan may kasama ako dito na marunong talaga magluto. Ito ang napakagaling talaga magluto sa aming tahanan at talaga namang napakasarap magluto. So ang papakilala ko sa inyo mga troopers, ang aking nanay na walang iba kundi si Janie Seneta. Palakpakan naman diyan, hindi mo na artista na siya ngayon, na nakikita na sa YouTube, buong mundo na makikita sa kanya. Yung kanyang kung dati nagluluto lang siya sa aming bahay, nagluluto lang dito sa aming tahanan. Ngayon, buong mundo na makakapanood sa kanya niluluto at makakatikim. At hindi lang makakatikim lang. At makakatulong na rin sa kapwa nating mga gustong makatipid. So, yun. Ang gagawin natin ngayon mga ka-troopers is titipid tips para sa pagluluto. So, maya-maya mga troopers, tuturuan tayo ng aking nanay. Ano ba ang luluto yung mga mama? Arienong slow. Ayun, so 'di ba? Parang unique, parang ngayon ko lang ngayon niyo lang din narinig at ngayon ko lang din narinig yung Rilienong itlog na 'yan mga troopers. Ang mas madalas nating naririnig at nakakain din talaga is yung Rilienong bangus mga troopers, 'di ba? So, dahil kakaiba yung kanyang lulutuin ngayon, tara at panoorin natin kung ano ba ang meron doon sa Rilienong itlog. So, 'yun mga troopers, tara. Luto tayo. Tara at magluto na tayo mga troopers. 'Yon. So mga troopers, gagawa tayo ngayon ng Rilienong itlog. So kakaiba to ngayon sa ating gagawing recipe. Ito ay isang sa mga tipid tips ating gagawin mga ka-troopers. So dahil ngayon pandemic, kailangan natin ng mga tipid tips para makatimid tayo sa ating mga ulam. So ito ang ingredients natin sa ating gagawin na Rilienong itlog. So ito ang unang ingredients natin ay ang garlic or bawang. Sunod, ito is yung onion. Yan. Then, sunod naman natin kailangan ingredients is yung spring onion. Then, and yung grind na carrot. So, ayan. Para mabuo natin ng isang Rilienong itlog, ay kailangan din natin ng isang giniling na baboy. Yan. Ito ang bumubuo sa Rilienong itlog natin mga troopers ay itong nilagang itlog. So, sisimulan na natin mga troopers kung paano ba ginagawa ang Rilieno. So, let's go. Mga troopers, simulan na natin at paghalo-haloin natin ang mga ingredients. Isa natin, lagyan natin muna ng konting mantika. Ayan, hanggang painitin natin ng konti para masimulan na natin yung paglagay ng mga ingredients. Ayan. So, ayan, medyo mainit na mga troopers. Lalagay na natin yung una is yung bawang. Ayan, yung garlic. Haluin natin hanggang mag-golden brown. Ayan. Haluin muna natin. Kapag na golden brown na siya mga troopers, pwede natin set aside na natin, then susunodan natin yung sibuyas. Ayan, golden brown na mga troopers, sunodan natin yung onion. Ayan. Ayan, kailangan may lilit lang ating slice natin dito sa ating onion and garlic para kapag linagay natin dun mamaya sa Rilienong itlog, hindi siya sobrang laki-laki. Kailangan sobrang nipis lang talaga yung pagkakahiwa natin. So, ayan. Ayan. Masa kailangan yung apoy natin, sakto lang, hindi siya ganun ka-lakas para hindi siya masunog yung ito nating bawang at sibuyas. Halu-haluin hanggang sa mag-golden brown. Golden brown na siya, nasusunog na. Ilagay na naman natin yung giniling. Ayan. Nantayin muna natin mag-golden brown din yung giniling. Ihalo-haluin muna natin. Lagyan natin mga troopers ng patis, yung konti lang para magkaroon siya ng lasa na. Ayan, konti lang, sakto lang yung pang ano natin sa panlasa lang. Then, halo-haluin natin. Ayan, konti na lang yung sa tubig niya at susunod na natin maya-maya yung carrots na ingredients para matapos mabuo na natin ang Rilienong itlog. So, ayan. Di ba parang kakaiba lang, parang bago lang sa pandinig nyo ang Rilieno kasi mas madalas natin na ririnig na Rilieno is yung sabang. So, ngayon gagawa naman tayo ng pang-itlog. Ayan.
So ayan mga troppers, na next na natin yung ano, carrots, dahil konti na lang yung sabaw na sa loob. Yan, inalagay na natin yung carrots. Kailangan maliit lang yung slice din natin dito para maya-maya kapag nag-sakto lang doon sa side log. Ayan, haluin na natin. Tumbay na natin yung una. Ano lang natin, recap lang natin sa ingredients. Una nilagay natin is yung garlic. Then, sunod is sibuyas. Sunod naman yung giniling. After giniling, linagyan natin ng patis. And last is yung carrot. So, ayan, antayin natin maluto muna sila. Lagyan natin ng paminta, 1/4 lang. Ang ilagay natin para magkaroon na siya ng lasa dun sa ano natin, relleno. So, ayan. Yung powder na paminta linagay natin, 1/4 lang mga troppers. Next naman natin mga troppers, ilagay natin ng 1 tablespoon ng ano, oyster sauce. Gamitin natin is yung Maggi Supreme, sarap na talagang nagpapalasa sa ating rellenong itlog. Ayan, haluin na natin. Ayan, pwede na mga troppers natin gawing relleno. Ididikit na natin din sa itlog na nilaga. Ito mga troppers yung nilaga natin itlog kanina, yung pinakuluan. Ngayon, babalatan na natin at hihiwain natin into 2. Lagay natin sa gitna para maging itong 4 na itlog natin ginawa ay magiging 8 pieces na relleno ng itlog mga troppers. So ayan, ayan na yung ating 4 na itlog mga troppers. Tapos na natin yun na siya, balatan. Ngayon, hihiwain naman natin ngayon ng into 2. Kaya ang labas na itong 4 na magiging 4 pieces siya. 8 pieces pala mga troppers. Yan, dahan-dahan lang natin hiwain para hindi siya ma-deform yung ating nilagang itlog. Ayan, ayan magiging kalabasan natin ng rellenong itlog. Ayan, hiwain natin sa gitna. Isa-separate natin mga troppers yung egg yolk sa puti dahil doon natin nalagay yung giniling na baboy. So ayan, doon para ipapalaman natin siya. Ayan yung ating tipid tips dito para pwede natin itong gawin sa almusal or hapunan. Ayan, diba napakalintipid natin ito sa atin. So after nating ihiwalay yung egg yolk sa puting itlog, dito natin ilalagay, iko-combine din natin siya dito sa giniling na ano, yung ginisa natin kanina para idurog-durugin natin at sasama natin dito. Pag-combine natin mga troppers. So titikman natin mamaya-maya kung anong lasa ba na itong ating rellenong itlog. Kasi napaka-rare na itong ngayon, walang ito narinig talagang gawin itong rilyeno na itlog. Kumagano tayo mga troppers, maghihiwa tayo ng itlog. Para ang gamit naman na ito mga troppers para ano siya, yung kumapit yung ating giniling na baboy dun sa ating puting itlog. Ayan. Ano natin siya, hahaluin. Kapag nahalo na natin, so pwede na natin i-dip yung itlog na nilaga at yung giniling na baboy. Pwede na natin i-dip yung puting itlog para maging rilyeno na siya. Rilyenong itlog. Linagay na natin yung spring onion dun sa baboy. Yan, at paghalo-haluin na natin. Diba, napaka-cheapest ng ating presyo. Abot kaya at kayang-kaya natin lahat talaga. Isa ito sa mga tipid tips ngayong ECQ. Kaya dahil di tayo pwedeng makamasyal ngayon, gagawin muna natin ay mga tipid tips na pagluluto. Kasama na aking siyempre ng aking nanay na si Janet Sineta. Yan, siya ang magtuturo sa atin kung paano tayo makakatipid sa ating mga ulam. Yan. Kaya kailangan natin na magtipid-tipid ngayong panahon ng pandemic. Kaya lagay na natin yung small ano ng ano. Sige, lagay na natin doon sa loob. So, kailangan huhulmay natin ng mabuti. Parang style itlog pa rin siya. Then, press natin na mabuti para hindi siya mag-iwahiwalay kapag prinito mamaya. Yan, okay na siya. Nahulma na natin. Na-compress. So, ayan mga troppers na ang finished product natin. Ayan, bali 2, 4, 6, 8. And then, maya-maya mga troppers, i-drip na natin dito para mas lalo siyang kumapit pag prinito ito. So, yun. Hintay na natin. So mga troppers, ayan, nakalagay na natin yung isang itlog na dinidip na natin sa pinagbati nating itlog ng kanina. So ayan, nalagay natin. Kailangan mabutid natin ng mabuti yung ating rellenong itlog para hindi talaga siya
hiwa-hiwalay mamaya-maya kapag naprito siya. So, ayan. Ayan, mainit na ng konti yung ating prituwang kawali. Pwede na natin ilagay yung ating relleno itlog. Ayan. Talagay na natin yung relleno itlog dito dahil mainit na ating kawali. Ayan. Dahan-dahan lang, baka magwahiwalay. So, ayan, magiprito na. So, ayan mga troppers, babalik tayo na natin kahit dahil ano na siya. Mabilis lang siyang maluto talaga. Dahil kanina, linisan na natin kaya konting ano na lang to, konting prito na lang to dito sa ating kawali. So, ayan, nag-golden brown na siya. Kapag ako na siya, kung pag golden brown na siya, okay na natin, pwede na natin tanggalin itong ating relleno itlog para maglagay na tayo ng panibagong batch. So, ayan, perfect mga troppers. Di siya nasira nung linagay natin sa ating fry pan. Ayan, di ba? So, ayan. So, lilipat natin mga troppers sa strainer para yung mantika mahiwalay na siya dun sa ating rellenong itlog. So, ayan, panibagong ano tayo, batch ng relleno. Yan, tapos na mga troppers. Ito na ang ating finished product ng rellenong itlog. So, iba, parang Duke likes. Napakasarap talaga. Hindi siya tinipid, hindi siya mukhang tipid tips. Mukha siyang mamahaling itlog. Diba? Napakasarap talaga mga troppers. So, titikman na natin ngayon kung ano ba ang lasa na itong rellenong itlog na to. So, ayan, titikman natin. Didip natin dito mga troppers sa ketchup. Ketchup lang kailangan natin dito mga troppers. So, ayan, titikman na natin. Ang sarap. Hindi siya yung pinaka-typical na ano, para siyang yung tagang rellenong bangus. Kung ano yung nalalasa mo sa rellenong bangus, parang ito din yung malalasa mo dito sa rellenong itlog. Kaya kung ano sa inyo mga troppers, try nyo nang gawin itong rellenong itlog para mas lalo nyo matikman din bangus. Kung ano kasarap talaga itong sinasabi naming rellenong itlog. So ayan, so mga yan mga troppers, dahil napakasarap ng linuto ni Mama, mayroon pa tayong susunod na mga tipid tips na pag cooking, tipid tips na pagluluto. Hindi natatapos lang dito. Ito ang una naming pagka-try ng pagbablog ng rellenong itlog. Susunod naman natin is yung burger steak na sardinas. O, di ba? Parang kakaiba ulit yung lulutuin namin. Dahil dito marami tayong sardinas mga troppers. Ayan, ito. Ipakita mo nga yung sardinas natin. Ito yung mga sardinas na galing kay Yorme na pinamimigay. Dahil di na namin alam kung paano ba uubusin namin itong sardinas dito. So, may naisip kami paraan ng aking mama na gawin natin itong burger steak na sardinas. So, yung parang kala mo yung kumain ka ng sa Jollibee. So, matitikman nyo next time mapapanood nyo ito mga troppers. At para ma-sure din na kayo matutunan at ma-share na rin ito sa inyong mga anak. So, kung kayo ay bago pala sa YouTube channel, please click and subscribe on my YouTube channel para kayo ay maging updated sa aking mga ina-upload na video. So, ano pa ang masasabi mo sa kanila, Mama? Please subscribe, sabi mo. Please subscribe na sa YouTube channel para kayo ay maging updated sa kanyang YouTube channel. Ito para yung kanyang para matikman niyo ang aming mga luto. Ito lang ang gagawin niyo, mag-subscribe lang po kayo sa aming YouTube channel. Yon. Yeah.